pakibasa ay para tayong buha, pagmamasdan mo lang. Okay ka lang ba? Of course. Hindi ka ba alin na Diyos? Alright, ito ang katanungan. Bilang kandidata, ano sa palagay mo ang mga nagiging ambag ng LGBT sa paglago ng turismo? Bilang kandidata, ano sa palagay mo ang mga nagiging ambag ng LGBT sa paglago ng turismo? Thank you, ma'am, for a wonderful question. Bilang member ng LGBT community, masasabi ko na malaki ang ambag namin sa ating lipunan at malaki ang ambag namin sa paglago ng ating turismo. Isa na rito ang kakayahan namin may promote ang mga turismo ng ating lugar sa pamamagitan ng vlog. Sa kakaedang pamamaraan ng paggawa ng video, nagagawa namin makakuha ng view na maraming view sa mga online viewers na siyang nabihita sila upang may panaganap at paglago ng ating turismo. Kaya bilang isang LGBT community, I can say that isa kaming susi sa paglago ng ating turismo. I thank you. Diba? We are really friends. Hindi namin alam kung palakad dapat doon yung mga tatay namin. Hindi ko alam kung sino mas nauna. Sino mas nauna sa atin? Ikaw. Of course, mas matangkad ako, diba? Pero maganda ka ngayong gabi, kaya lahat ng kagandahan, ipapaubaya ko na lang sa'yo. Anyway, ito yung napunod mong tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsalita sa kapwa mo mag-aaral, ano ang tema o sentro ng sasabihin mo at bakit? Thank you for that beautiful question. Ang sabi ng aking magulang, pag tinanong ka sa lingwaheng Tagalog, takdanit mabalikwas ang hila mo bilang pagrespeto at paggalang sa nagpatunang katanungan. Kailangan mo rin itong sagutin sa lingwaheng naaayon. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa kapwa ko mag-aaral, anong tema ito at bakit? Ang sentrong sasabihin ko ay ang pagbabago. Bakit? Tulad ko, dahil sa hirap na aking pinagdaanan mula pagkabata hanggang ngayon, naisipan kong magbalik loob at mag-aral ulit. Dahil naniniwala ko na pagdating ang araw, kapag nakapagtapos na ako, hindi ko na mararanasan magtrabaho sa inuman, mapuyat at matakot dahil baka kung anong gawin ng mga customer sa akin. Hindi ko lari mararanasan na mag-garden na kahit malakas ang init at umuulan, nandun pa rin ako nagtratrabaho kahit para sa kinabuhayan, para sa kabuhayan. Kaya mga kapwa ko, kabataan, mag-aral tayong mabuti para hindi nyo maranasan ang aking naranasan sa buhay. Alam ko mahirap makapagtapos at makakuha ng diploma, lalo na sa mga kagaya kong mahirap. Kasi nakabot tayo sa usapang pinansyal, kaya kailangan nating magpursigi para itas ang ating grado, para makakuha tayo ng scholarship, para mabigyan tayo ng pagkakataon na mag-aral at makapagtapos. Kailangan lang natin magsikap at magtiis, disiplina at sakripisyo. Maglagi rin tayong magdasal sa Diyos dahil ako na ang lahat ng pinaghihirapan ay may kapatid na kaginhawaan. Dahil kapag nakapagtapos na tayo, yon ang pamana ng ating
huwag natin ipagpapalit sa panadalian lamang sarap. Amen. Thank you. Amin ang sagot ng kandidatang pangalawa. Mas yakong pang naman tiyak na partner. Mature na mature ang pagsasagot talaga. May hugot ang ating contestant number 2. How about Mercy Kami? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan ayon kay Dr. Jose Rizal. Sa nakikita mo, sa nangyayari sa mga kabataan ngayon, masasabi mo pa ba na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Inuulit ko, ang kabataan ang pag-asa ng bayan ayon kay Dr. Jose Rizal. Sa nakikita mo sa nangyayari sa kabataan ngayon, masasabi mo pa ba na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Candidate number 2. In our purchase is our contacty. It is a must that I agree once with some takeover. So the future really belongs to them. With regard to the question, if our race do the hope, of course they are. But in our place, especially in our place, a lot of them are into different vices. Teenage pregnancy, dropout rate is high, and out of school. That is why I call everyone to join me in my advocacy to empower the youth. So together, stated, it takes a whole community to raise a child. So together, let us help each together for a better municipality of Pinoc, for a better Ibucao, better Cordillera, better Philippines and the world. And I thank you. Thank you very much. I'm given to you as payag ka ba o tutol sa pag-aasawa ng parehong kasarihan at bakit? Payag ka ba o tutol sa pag-aasawa ng parehong kasarihan at bakit? Tutol po ako sa pag-aasawa ng parehong kasarihan. Bakit bilang isang kabataan o tinatawag nilang LGBT, tapos puso ko pong sasabihin, tutol po ako sa pag-aasawa ng parehong kasarian. Sapagkat kung ating iisipin, ang pag-aasawa ay para lamang sa babae at lalaki. At ang pag-aasawa ay isang dragong nangyayari sa simbahan at binabasbasan ayon sa salita ng ating Panginoon. Mas masarap mabuhay na walang karelasyon at gawing inspirasyon kaysa ang papasukin ang relasyon na siyang magdadala sa inyo sa lumalaglag na apoy na inyong destinasyon. Maraming salamat. Nice! Tanong mo, Perez, okay lang? Okay lang. Ano ang pangalan mo? Ganon? Yun yung tanong, napakadali. Di ba? Ano ang pangalan mo? Joke lang. Ang tanong ay, kung darating ang isang turista dito sa ating lugar, saan mo siya unang dadalhin at bakit? Kung darating ang isang turista dito sa ating lugar, saan mo siya unang dadalhin at bakit? Para sa akin, kung may darating na isang turista dito sa ating lugar, unang-una ay dadalhin ko siya sa RFU o sa hospital. Dahil sa pinasabi ng club o rapid test. Importante na malaman kung siya ay positibo o negatibo sa COVID upang makaiwas sa pandemya. At alam naman natin na ang nakakahawang sakit na ito ay napakadelikado na maaaring ikamatay ng tao. Sabi nga ng iba, safety first, kung kaya siya aking maobserbahan, gagabayan at tutulungan ano man ang resulta ng kanyang test bago ulit sa lugar natin.
At kung siya man ay negatibo, syempre ipapasok siya sa katangatang barangay apatid upang ipakita ang mga malalawak at magagandang hati. At syempre, iba't ibang kultura ng apatid. And I thank you. Ngayon ang masasabi mo sa K-12 curriculum. Nakakatulong ba ito sa mga nag-aaral o hindi at bakit? Inuulit ko, kanina. Ano ang masasabi mo sa K-12 curriculum? Nakakatulong ba ito sa mga mag-aaral o hindi at bakit? I agree with the K-12 curriculum because it aims to improve Filipino students to provide sufficient time of for mastery of concepts and skills and to develop lifelong learners and prepare graduates for tertiary education. On the other hand, if the student cannot sustain his financial needs, he or she can apply a job in preparation for his or her tertiary education. And I thank you. Thank you very much! Heron. Nakatago. Saan? Ah, nakikita ko. Okay lang yan. Pero sabi lang kanilis number 4, baka mapunta ka sa lumalang ang vlog mong destination. Alright. You pick your number, kanilis number 7. Question is, kung bibigyan ka ng pagkakataong tumani sa sangay ng mga kasundaluhan, tatanggapin mo ba at bakit? Inuulit mo ang bakla. Kung pinipigyan ka ng pagkakataong sumali sa sangay ng mga kasundaluhan, tatanggapin mo ba at bakit? Kung pinipigyan ako ng pagkakataong sumali sa sangay ng kasundaluhan, tatanggapin ko. Pilipino at likas sa atin ang mahalin ng ating bansang Pilipinas. Bilang isang sundalo, panatang sa buhay ng isang mukha ay nasa hukay, mapanatili lamang ang kaisahan sa ating bansa. Pangalawa, kahit bakla ko, hindi ito hadlang sa pagiging sundalo ko. Dahil naniniwala ako na walang pinipili ang pagiging sundalo. Article 3, Section 1. Of 1987, Constitution states that no man shall be deprived of liberty. Liberty, property, and imperfectly, without truth, no, and I thank you. Namaos ka kami mikropono kagabi, no? Nagsinalong ka? Mikropono sa gabi. Dahil ano, may curfew hour tayo. Naalala mo ba ang curfew hour? Dati sa iwas-iwasan ng pagbami mikropono paggabi, ha? Kasi nakakaabala at nakakarindi. Tingnan mo na mamos katuloy. Nilakasan mo siguro, no? Of course. In-enjoy mo yung mikropono? Kaya ganitong mikropono din, wireless. O kaya may tali. Nakatali ba yung mikropono? Marami. O, maraming tali. Malalaki yata. Alright, pick your number. I pick your up. Ang dali-dali ng tanong mo, guys. Ang galing ito kay, your
masasabi mo sa mga taong ayaw tanggapin palipunan ng mga LGBT at bakit? Galit? Naintindihan mo? Ulitin ko. Ano ang masasabi mo sa mga taong ayaw tanggapin palipunan ng mga LGBT at bakit? Ang sabi ko sa mga tao ay ang tanggapin sa lipunan ng mga LGBTI. If that's your choice, then it's okay. It's not a big deal for me. And I respect that. Basta ang mahalaga ay respect at respect on you. Bakit? Because first of all, we are also human. We have also feelings. Kaya alam namin ang pakiramdam na tinatanggap at hindi tinatanggap. Second, dahil wala ka rin inaabang kakakang tao. And last but not the least, as a human in the society, we have also human rights. And speaking of human rights, according to the Declaration of Policy, Section 11 of Article 2 of 1987, Constitution of the Republic of the Philippines declares that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect. Kaya kung ayaw nyo kami tagapin dito sa lipunan, sana naman ay kaya nyo kami respeto bilang tao dito sa lipunan. And please, bear in mind, yung kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw kong gawin ng iba sa'yo. Instead, tulungan mo if they need your help. Respect them as they respect you. And I thank you. I don't know ba si... Rufa! Rufa! Ito po ba? Oh, Nino. Wala kang masabi? Alright, bago mawalan ng tubulan ng iniisip mo, pupunod ka na. The question is, kung bibigyan ka ng pagkakataong humingi ng isang pabor mula sa LGU, local government unit ito ha, ano ang hinihilingin mo at bakit? Kung bibigyan ka ng pagkakataong humingi ng isang pabor mula sa LGU, ano ang hinihilingin mo at bakit? Kung bibigyan ako ng pagkakataong makiusap at humingi ng pabor sa LGU, hihilingin ko magkaroon man ng sana ng limitasyon ang mga video papers at inuman dito sa LGU. Minsan kasi, kahit is oras na lang gabi, ay maingay pa rin ang mga video papers at nag-aawitan na hindi alintana kung naapektubahan ba ang mga kapitbahay niya. Lagi niyang pakatatandaan na halos lahat ng bahay dito ay boarding house o kaya'y inupahan ng mga mag-aaral. Mga mag-aaral na nagbabasa o nag-review, nagsusunog ng kilay para lang makapasa ng ibang-ibang disignatura. Paano kami magiging pag-asa ng bayan kung napapaligiran kami ng kasamaan, inuman, tulalan na nagdudulot ng ingay dito sa kapaligiran? Kaya sana yung imitahan para sa aming kinabukasan. And I thank you. Great number 10, ito ang tanong. Kung bibigyan kang ibigin ang kapwa mo LGBT, papatulan mo ba? Anong parang? Dapat hindi. Kapayo tayong lahat. Hindi kailangan kung mapatulong kapayo sa kalapaw. Hindi, ito yung tanong. Kung magmamahal ka ng isang tomboy, papayag ka ba? All right, the question is, may I just ask it to?
kung bibigyan ka ng isang pagkakataong ituwid. Ituwid ang isa sa mga naging kasalanan mo, ano iyon at bakit? Kung bibigyan ka ng isang pagkakataong ituwid ang isa sa mga naging kasalanan mo, ano iyon at bakit? Kung bibigyan man ako ng pagkakataong may tamang isa sa naging pagkakasalanan ko, yun ay ang pagsuway ko sa aking mga magulang. Dahil di ko na pala namamalayan na nasasaktan ko na pala ang kanilang mga damdamin at naapektuhan ang kanilang mga emosyon. Kaya ating silang mahalin, irespeto, igalang at lalong-lalo na ipagmalaki sa buong mundo. Kasi kung wala sila, wala tayo sa mundo ito. And I, thank you.